problema na ng mga mahilig mag-beach ang sunburn. Minsan pa ngayon nagdudulot ng pamamaga ng balat at kapag pinabayaan ay pwedeng maging skin cancer daw. Paano nga ba maiiwasan ang sunburn at kung meron ay paano ito gagamputin at maaagapan? Alamin yan sa News to Go ni Dano Tingkugo. Namumulat mahapdi pa rin ang bintit balikat ng turistang si Michelle Marino ng aking makapanayam habang naghihintay ng bus na biyaheng Bicol. I was in Boracay the last week and then I was just a day in the sun and it was not so good. I was there the whole morning. I couldn't go out the first day. That could also be the problem. I use a very, very low SPF. Like, for example, this time I just used 6. Ang kasama naman niyang si Benjamin Reichelt, namumula pa rin ang balat pero kahit papano ay sanay na raw sa sunburn. For me it's kind of typical because I've had really sensitive skin because of my hair color. So I get sunburned really, really easily. Ayon sa dermatologist na si Dr. Isabel Nasal, hindi sa mismong init ng araw na susunog ang balat, kundi sa tinatawag na ultraviolet rays nito. Ibig sabihin, kahit makulimlim ang panahon, maaari pa rin tayong magka-sunburn. Hindi yung porke masyadong matingkad ang ano, but it's the time of exposure. We know na tayo tropical, kung tayo nasa mataas na lugar, ganyan. Mas malapit tayo sa equator, they don't notice it, but after few days, you will see the inflammation. Pinakamabilis magka-sunburn sa 2 hanggang 4 na oras sa pagbilad sa araw sa pagitan ng 10 a.m. at 3 p.m. kung kailan pinakamalakas ang ultraviolet rays. Mas lumalala pa raw ang sunburn kapag nasa beach. Kung tayo nasa tubig, nagre-reflect ng sun, even yung mga sa beach, yung sand nagre-reflect din ang ultraviolet. So, those are factors. Unang sintomas ng sunburn ang pamumulat paghapdi ng balat na nabilad sa araw. Pero sa ilang mas malalang kaso, nagkakaroon pa ng pamamaga at pagpaltos ng balat. At kapag hinayaan lang, posible pa itong mauwi sa skin cancer. Kaya naman minsan, may mga nauospital dahil sa sunburn. Sometimes, dehydrated na yung patient, ano? So, parang itretreat mo na siya as burn. Very wide yung area na may blister at saka in pain ang patient. Hospitalize the patient and then give IV fluids to replace to correct the dehydration. Kaya payo ni Dr. Nasal, kumonsulta agad sa derma at magpareseta ng tamang gamot para humupa ang pamamaga at maiwasan ang impeksyon. Pero kapag hindi naman kailangan magpa-ospital, may home remedies naman daw na pwedeng gawin. Cold compress. So yun lang. Then milk. Iko-compress mo sa skin. Nakakasuot din siya. Pero syempre, mas mainam na iwasan na lamang ang matinding sunburn. Ugaliing maglagay ng sunblock na may mataas na SPF tulad ng SPF 50 o SPF 100. Pumili rin daw ng sunblock na may physical sunscreen tulad ng titanium dioxide. Magsuot na makapal at dark-colored na damit at ugaliing magsombrero pag nasa labas. Dano Tingkungko, GMA News.